Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin T. Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Gusto mo bang manalo ng 50 pesos load? Ano pang hinihintay mo? I-like mo na tong video na to, mag-subscribe ka na at mag-comment ka na rin ng hashtag multiplication of polynomials. Kapag nagawa mo tong tatlo na to, may chance ka nang manalo ng 50 pesos load na pang online class mo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay multiplication of polynomials. Ituturo ko rin ang dalawang method, ang distributive method at ang vertical multiplication. Bago natin simulan, make sure na nakasubscribe na kayo, nag-like na rin kayo, at mag-comment na rin kayo kung pupwede lang, okay? Ang una nating example ay 2ab times the quantity of 4a squared plus 3ab minus 7b squared. Kapag monomial at trinomial, ang pinaka-best na gamitin ninyo ay distributive method. Kapag nagmumultiply kayo ng polynomials, dapat kabisado na ninyo yung laws of exponents upang sa ganon ay mas madali na lang para sa inyo ang magmultiply. Kung hindi nyo pa napapanood yung laws of exponents, i-click nyo lang dito sa taas para mapanood ninyo. Ano nga ba tong distributive method? Ang ibig sabihin ng distributive method, yung 2ab, isa-isahin nating i-multiply dito sa trinomial. Okay, so that's 2ab times 4a squared plus 2ab, then dito naman sa pangalawang term, 3ab plus 2ab times negative 7b squared. Huwag niyong kakalimutan maglagay ng parenthesis para masundan ninyo yung process. Using the product law of exponent, diba kapag nagmumultiply tayo ng parehong base, i-add natin ang mga exponent. So, 2 times 4 equals 8. Then, a times a squared, i-plus yung mga exponent, 1 plus 2 equals a raised to 3. Tandaan ninyo to ha, kapag walang exponent yung variable, automatic na 1 ang kanyang exponent. Then yung b, wala namang kaparehong base, so b na lang. Next is 2 times 3 equals positive 6. Then a times a equals a raised to 2 kasi 1 plus 1 equals 2. Then meron b dito at meron ding b. 1 plus 1 equals 2. So b squared. Next is positive 2 times negative 7. Positive at negative, that will be negative 14. Then a, walang kapareho dito, so a na lang siya. Then b raised to 3. Another one, negative 3xy times the quantity of x cubed y cubed minus 3x squared y plus 7xy squared. So ulit, merong monomial at merong trinomial. Ang gagamitin ulit natin ay distributive method. So, negative 3xy times x cubed y cubed. Then, minus 3xy times negative 3x squared y minus 3xy ulit times 7xy squared. Okay? I-add ang mga exponent kapag magkapareho ang base. So, negative 3, 1 lang yung nandito. So, negative 3 times 1 is equal to negative 3. X times x cubed equals 1 plus 3 equals 4. Then, y, 1 plus 3 equals 4. Next, negative 3 times negative 3, that will be negative at negative, positive 9. Then, x, 1 plus 2 equals 3. Then, yung y naman, 1 plus 1 equals
2. Next, negative 3 times 7 equals negative 21 kasi magkaiba sila ng sign. Then, x times x, that is x, 1 plus 1 equals 2. Y, 1 plus 2 raised to the power of 3. So, this is now the final answer. Paano nyo malalaman kung ilang terms ba yung nasa parenthesis kapag pinaghiwalay na ito ng operation? So, dito, di ba, isang term yan. Then, dito naman, isang term, pinaghiwalay ng minus sign. Ito yung pangalawang term, tapos pinaghiwalay ulit ng positive sign. At ito naman yung pangatlong term. Kaya ito, trinomial ito, 1, 2, 3, ito naman monomial lang. Kasi isa lang siya, isang term. Okay? Ang susunod nating sasagutan ay the quantity of x plus 2 times the quantity of x squared minus 3x plus 2. Kung mapapansin ninyo, dalawang term to. At ito naman, tatlong term. Dalawang method ang pwede ninyong gamitin dito. Una, yung distributive method or horizontal form. At yung pangalawa naman ay yung vertical form. Gamitin muna natin yung distributive method. Kagaya lang din siya ng ginawa natin kanina, ang pinagkaiba nga lang ay yung dalawa na yung term dito. So, uunahin muna yung x na i-multiply dito. And that is x times ito, x squared minus 3x plus 2. Then, ito plus 2 times ito ulit, x squared minus 3x plus 2. Okay? So, ito na yung x plus 2 at ito na yung trinomial. Then next, multiply natin. So that would be x times x equals x raised to 3 kasi 1 plus 2 equals 3. 1 times negative 3 equals negative 3. X 1 plus 1 equals 2. Next, x times positive 2 equals positive 2x. Dito naman, positive 2 times x squared is equal to positive 2x squared. Positive 2 times negative 3x, that is negative 6x. Positive 2 times positive 2, that is positive 4. Okay, nasundan ninyo. Next is to add the similar terms, yung mga magkakapareho or magkakamukha ng exponent. So, yung x cubed, wala siyang kapareho, so x cubed siya. Next, yung negative 3x squared at saka yung positive 2x squared. Negative 3x squared plus 2x squared is equal to negative x squared. Kasi magkaiba sila ng sign, subtract then copy the sign of the greater number. Naituro ko na noong first grading kung paano mag-subtract ng integers. Then next is yung 2x naman at negative 6x. So, 2x minus 6x, magkaiba ng sign, so subtract natin. Para hindi kayo malito, takpan nyo muna yung sign. 6 minus 2 equals 4. At kopyahin yung sign ng mas malaking number and that is negative. So, magiging negative 4x. Then, ang natira na lang ay positive 4, wala naman siyang kasama, kaya positive 4. And this is now our final answer. Paano naman yung vertical form? Okay, yung vertical form, parang nagmumultiply lang din tayo ng numbers. Ang pinagkaiba nga lang ay meron na siyang variable or meron na siyang letter. Unahin natin to kasi ito yung mas madami. That is x squared minus 3x plus 2 times x plus 2. And then, 2 times 2 equals positive 4. 2 times negative 3x equals negative 6x. 2 times x squared is equal to positive 2x squared. And then next, ito naman. X times 2 equals positive 2x. Yung x na term ay nandito. So, dito natin siya ilalagay. Positive 2x. X times negative 3x, that is negative 3x squared. Next, x times x raised to 2 equals positive x raised to 3. Then, subtract. Bring down 4. Then, negative 6x plus 2x. Takpan nyo muna yung sign.
6 minus 2 equals 4. Then yung variable, then copy the sign of the greater number. Ano ba ang mas malaki dito? Yung 6, ang sign niya is negative, kaya negative. Next naman, 2x squared minus 3x squared. Okay, takpan nyo muna yung sign. Magkaiba ng sign, subtract. 3 minus 2 equals 1. Ano ang sign ng mas malaking number? That is negative. Kasi mas malaki yung 3, negative x squared. Or kahit tanggalin nyo na yung 1 dito, kasi automatic na lahat ng variable ay may 1. Then bring down x raised to 3. Okay, so diba pareho lang din sila? Kahit alin dyan, ang gamitin ninyo, kung saan kayo mas nadadalian or kung saan kayo komportable, yun ang gamitin ninyo, okay? Another example, the quantity of 2x minus 1 times the quantity of 2x squared plus 4x plus 3. Again, ang gagamitin natin dito ay pwedeng distributive method at pwede yung vertical form. Una, yung 2x muna, imumultiply dito sa term na to. So, 2x times 2x squared plus 4x plus 3 minus 1 times 2x squared plus 4x plus 3. Next, simplify. Next, using the product law of exponent, 2x times 2x squared is equal to positive 4x raised to 3. Kasi 1 plus 2 equals 3. Next, 2x times positive 4x, that is positive 8x squared. Then, 2x times positive 3 equals positive 6x. Dito naman, negative 1 times 2x squared, negative at positive, that would be negative 2x squared. Negative 1 times positive 4x equals negative 4x. Negative 1 times positive 3 equals negative 3. Then, simplify, i-add natin yung mga magkakamukha at magkakapareho ng exponent at variable. So, 4x cubed, walang kapareho, so 4x cubed plus 8x squared at ang kapareho niya ay negative 2x, 8 minus 2 equals positive 6x squared. Yung 6x at negative 4x naman, 6x minus 4x equals positive 2x minus 3. So, this is now the final answer. Ngayon, kung gagamitin natin yung vertical form, okay, again, ang imumultiply muna natin na yung nandito. So, negative 1 times 3 equals negative 3. Negative 1 times positive 4x equals negative 4x. Negative 1 times positive 2x squared equals negative 2x squared. Then, next ito naman, 2x times 3 equals positive 6x. So, itatapat natin dito. Next, 2x times 4x equals positive 8x squared. Then, 2x times 2x squared equals positive 4x cubed. Simplify, bring down negative 3. Negative 4 plus 6 equals positive 2. Then, x. Next, negative 2x squared plus 8x squared equals positive 6x squared. Then, bring down 4x cubed. We arrive at the same answer. Okay? So, kahit alin dyan, pwede ninyong gamitin. The last example is 12y squared minus 9y plus 16 times 8y cubed minus 14y plus 5. So, dito sa example na to, trinomial at trinomial. Ang pinaka-best na method na gagamitin natin dito ay the distributive method. Parang kagaya lang din siya ng ginawa natin kanina sa number 3 and 4, ang pinagkaiba na nga lang ay nadagdagan ng isa. Distribute ulit natin ito dito sa second term. So, 12y squared multiplied by, insert natin to, then next, minus 9y, then maglagay tayo ng space muna dyan, plus 16, then space. That is 8y cubed minus 14y plus 5. Then, 8y cubed minus 14y plus 5. Next, multiply each term. 12 times 8 equals 96. Y, 2 plus 3 equals 5. So, yan yon. Next, 12
times negative 14 equals negative 168, y 1 plus 2 equals 3. Next, 12y squared times 5 equals 60y squared. Kasi walang variable dito. Negative 9y times positive 8y cubed, that is negative 72y raised to 1 plus 3 equals 4. Then, negative 9y times negative 14y, so that is 14 times 9 equals, so 126. Negative at negative, that would be positive 126y raised to 1 plus 1 equals 2. Negative 9y times 5 equals negative 45y. Kasi walang variable dito. 16 times 8y cubed. 16 times 8. So that is 128. Positive 128y raised to 3. Then next, 16 times negative 14 equals, so negative 224. Y. 16 times positive 5 equals positive 80. Then, combine like terms, yung mga magkakapareho ng variable at exponent. So, may kapareho ba yung y raised to 5? Wala. So, as it is na lang siya, 96 y raised to 5. Then, ang susunod sa 5 is 4. So, negative 72 y raised to 4. Wala ding kapareho. So, negative 72 y raised to 4. Then, yung cube naman, negative 168y cube minus plus 128y cube, that is negative 168 plus 128. Magkaiba ng sign, subtract the number. 8 minus 8, 0. 16 minus 12 equals 4. Then copy the sign of the greater number. Ang mas malaking number ay ito. Ang sign niya is negative, kaya negative 40y cube. So, chinek ko yung answer dyan sa module ninyo, which is hindi pareho. Kaya to make it sure kung tama ba yung nakuha kong sagot, sinolve ko siya sa isang application and ang nag-arrive na answer is negative 40y cubed talaga. Ang susunod sa 3 ay 2. So, 60y squared plus 126y squared, that is positive 186y squared. Negative 45y minus 224y, so negative 45, and negative 224. Diba pag magkapareho, i-add ninyo yung number. 9 plus 4, 9. 22 plus 4 equals 26. Then copy the sign. So negative 269y plus 80. Okay, so this is now the final answer. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami kayong natutunan sa video na to.